Hello guys, salamat po muli sa pagtutok dito sa Showbiz Lookout at ito po ang ating balitaan. Sinabi nga po ni Catherine Bernardo kung bakit nga po ba talagang matahos ang kanyang ilong. Siyempre marami nga po nagtatanong kung nagparitoke po siya. Iyan nga po ang naging usapan ni Catherine Bernardo at ni Doctora Ivy sa vlog ni Doctora Ivy. Ito nga po, it's a common question na they would ask me, parang Kat had her nose done kasi parang her nose is not the same. But I would always say no. Si Doc Ivy, hindi ka naman niya pipilitin to do something if you're not comfortable with it. I am happy with my nose. Siguro lang when I got thinner and medyo tumanda kaya siya lumiit. But I swear, si Doc Ivy walang ginawa sa nose ko or any doctors before Doc Ivy. Just to be clear, ayan, nilinaw na nga po ni Catherine Bernardo at sinabi niya na kaya po lumiit yung kanyang ilong ay dahil po pumayat siya at saka nagkaedad. Yan nga po yung sinabi niya, tumanda at pumayat. So wala pong pinagawang rito kaya itong si Miss Catherine Bernardo sa kanyang ilong. Talagang maganda lang talaga ang kanyang ilong at natural. At marami nga po ang nagsabi na si Catherine Bernardo ay talagang masaya sa binigay na ilong sa kanya ng Panginoong Jesus. Kaya hindi niya po yan ipapagawa or ipaparito. Kaya dahil kontento po siya kung ano pong binigay sa kanya ng Panginoon na ilong or matao sa kanyang buong katawan. Ang maganda lang kay Catherine Bernardo ay inaalagaan niya ang kanyang sarili. Kaya naman makikita natin na lalo po siyang gumaganda at makikita rin naman po natin na talagang panayang workout ni Miss Catherine. Kaya kahit na mahilig siya sweet, ay nababawi niya yun dahil talagang umiinom din siya ng celery yan, yung juice na kanyang laging iniinom. At grabe siya mag-workout. Ayan. Thank you so much po kay Miss Catherine Bernardo. Dahil syempre marami po talagang nagtatanong sa kanya at yan nga, nilinaw na niya ang kasagutan na hindi po siya nagparitoke. At may pa pong balita, syempre hindi po yan natatapos dahil ito pong si Daniel Padilla ay nakita po natin ang post ni I'm Ryan po sa kanyang IG story at sinabi niya na soon, nako may aabangan na naman tayong bago sa kasintahan ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla. Makikita niyo nga po dyan ang picture at may nakapansin nga po na sa picture na yan na medyo mataba si Daniel at guwapong-guwapo. Kahit naman nga payat or mataba si Daniel, talagang lutang na lutang ang kanyang kagwapuhan. At eto pa, sorpresa naman, dahil si Daniel Padilla ay makakausap. Fun and Fresh Talk Show is now on TFC Showbiz for More with special guest Daniel Padilla, Saturday, Hong Kong and Singapore, 9:30 a.m., Sydney, 12:30 p.m., New Zealand, 2:30 p.m., Sunday, London, 7:30 a.m., Rome, 8:30 a.m., Saudi, 10:30 a.m., Dubai, 11:30 a.m., US and Canada, 2:20 p.m. Pacific. New episode weekends on TFC. Ayan. Samahan natin si Daniel sa exciting na chikahan ngayong weekend sa Showbiz for More sa TFC. Sumali na with our host DJ Jaiho para more fun ang weekend mo. Kaya naman, kung gusto niyo makausap o makasikahan si Daniel Padilla kasama nga po si DJ Jaiho, ay tumutok na po kayo at kanya-kanyang oras po yan, Saturday and Sunday. Ayan, hindi pa po natatapos ang ating balita dahil ito nga po si Miss Carla Estrada ay nag-post sa kanyang Instagram kung saan talagang nakaka-touch ang kanyang post na ito tungkol naman sa kanyang bunsong na anak, si Lela. When you get home and bond with your bunso na malapit na rin magkaroon ng sariling mundo, ow, how time flies, let's cherish every moment that we have with our children, mga mamshi, kasi mabilis lang sila lumaki, hashtag mamshi loves at Lela Ford. Ayan nga po, si Captain Luz ay pinusuan ang post na ito ni Tita Carla. At yun din naman, si Ad Republica. Ayan nga, yun po ay si Peewee Azarcon Gonzalez, isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Daniel Padilla. At sinabi niya dito,
Danielle Padilla on Lela, Huwag Kang Lalabas. Ayan, isa sa mga binanggit o bilang isang kuya ay sinabihan si Lela ni Danielle Padilla na huwag lalabas. Ayan nga, dahil nga sa kagandahan ni Lela ay marami pong nakapansin. Sabi ng isa dito, si Pray Bay Benjamin, ang ganda ni Carmela, baby ko yan. Ayan, si Sunshine Cruz din, ganda ni Lela. Si Rufa Gutierrez din, ayan, talaga naman nagniningning ang mata sa kagandahan ni Lela. Beautiful Lelay, grabe, gaganda ng mga anak mo. At Carla Estrada, winner number one si DJ. Wow, talaga naman po, no? Gwapong-gwapo talaga si Danielle Padilla. Talagang yung mukha niya ay talagang ma-appeal na gwapo, no? Habang nagkakaedad, lalong lumalabas yung kagwapuhan niya. At meron naman nagsabi dito na isang netizen, siya po ang kakawid niyo noong kabataan niyo. Ang ganda. At meron pang isa, so pretty is your bunso, Mom Shea Carla. Wow, ganda. Ayan nga, no, nakapansin-pansin na yung mga anak ko ni Mom Shea Carla. At pag lalong nagdadalaga, ay lalo din gumaganda. Ganun yung si Daniel. Habang nagkakaedad, ay lalong gumagwapo. Ayan. Iyan po ang kabuuan ng ating balita. Please, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Photos always credit to the rightful owner. Maraming salamat po.